Hello guys, what's up? Nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video guys. So nandito tayo ulit ngayon sa Taurus Bike Shop. Ayan o, dito yan sa Marilao, Bulacan. So panibagong bike check tayo guys. Ang bike check natin ngayon ay ito, ang ganda nito guys. Rider X3. Ayan, so para tayong superhero no. Rider, ayan, naalala ko si ano, si Mas Rider. Ayan, Rider X3. So bago yun guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe dyan. 2,200 tayo, road to 3,000 yan, di ba? Sa mga mag-subscribe, advance salamat nga pala sa inyo. Ayan, so hindi dahil sa inyo wala tayo dito ngayon. Ayan, so maraming salamat sa mga nag-subscribe dyan at sa mga mag-subscribe pa sa aking YouTube channel. Ayan, wala na tayong intro guys. Diretso agad tayo sa bike check ng Rider X3. Excited na akong tingnan to guys. So ayan ang guys, ang ating bagong iba bike check. Ayan o, takaw pansin to guys. Pula yung frame at pula din yung ating suspension. Siya nga pala guys, ang iba bike check natin ngayon, ang Rider X3 na 27.5. Bago ko makalimutan guys, ang timbang nga pala nito ay 14.7 kg. Ayan, so sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. Ang frame niya guys ay glossy red. Ayan, glossy red. At nakita ko na naman ito, nadadalas na tayo na nakapag-bike check ng bike na may ganitong design sa kanyang top tube. Ayan, so medyo bumababa yung kanyang top tube dahil dito sa patriangle na yan. Ayan, so hindi ko lang tawag sa technology nito, pero sabi nila pampatibay daw yan. Ayan, dito tayo sa kanyang head tube, then pababa tayo dun sa dropout. Straight tube ang ating head tube, ayan, na may logo dito ng Rider. Medyo naka-embossed siya guys, na naka-top coat pag kinapa mo to. At medyo may bewang dito sa may bandang gitna ng head tube, tapos dito may umbok. Ayan. So straight tube tayo ha, straight tube. Then integrated ball bearing, ayan. Ayan, ang ganda nito. Tapos, hindi siya masyadong pansin yung kanyang welding o hinang dito. So pag tinignan natin sa malayo, sa magmumukha siyang smooth weld, malalaman mo lang siya pag nilapitan mo. Ayan, dahil doon sa ganda ng kanyang pagkakapintura. Magkadikit ang top tube at down tube na may counting curve. Dito si down tube. Ayan. At dito makikita natin yung model ng ating mountain bike ngayon na X3. So times 3. Ganun lang bigla. Ano? Na may gray na design dito. Ayan. So hindi ko alam kung mga triangle ba yan o may mukha ba dito, hindi ko alam. Pag kinapa natin to guys, naka top coat. Ayan, naka top coat siya. So makinis, then dito may triangle. Ayan. At tayo nga pala ay internal cabling isa, then dalawa. So dalawa yung pumasok dito sa top tube at dalawa rin yung lumabas dito sa kabilang top tube. So pag may pinasok ah, syempre may ilalabas ka. At dito dumaan yung isang kable. Uy, natanggol. Balik natin. Dito dumaan yung kable ng preno sa ilalim ng down tube papunta dun sa ibabaw ng seat stay sa kabila. At dito dumaan yung kable ng RD dito sa seat stay. At dito na rin tayo sa seat stay. Nandito na rin naman tayo eh. Pat, ano to guys, pabilog, patubo. Bilog na bilog siya, oh. Then, meron ditong bridge. Lalagyan na ng tapalod, oh. At meron lang ditong konting na design na gray na may mga triangle. Hinihingal tayo, guys. Ang init. Ang init. At dito tayo ngayon sa chainstay. Uy, ang lapad na to, guys, oh. Promise. Ang lapad, oh. Na meron ditong rider na tatak. Ang lapad, nagulat ako dito guys. Talaga promise. Ito na yung pinakamalapad na nakita natin chainstay. Dito, lapad o. At medyo may bewang siya, sexy. Konti lang naman.
Konti lang yung bewang niya dito at may bridge doon. Dito sa Sid Stay, diretso siya. Yan. Dito lang sa may bandang Chain Stay Sexy. Dito sa Sid Tube, may makikila ka lang na 27.5. Wala akong makitang size. So, tingnan natin. Nung nakaraan, nandito sa likuran eh. So, wala. Sinukat ko to, guys. 16 inches. Ayan. Kung ako nagkakamali, medium. 16 inches. Pakitama na lang ako, guys. Ayan, oh. At dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork niya, yung kanyang crown alloy. Ito. Alloy yan. May manual lock tayo. Close open. At may preload tayo. Ayan, nawawala sa focus. Ayan, may preload tayo rito. Yung kanyang stanchion, guys, 100 millimeter yung haba mula dito hanggang doon. At ang ating arc saka lower bakal na naka glossy red. Tapos mayroon dito ang tatak na rider, naka top coat yan, guys. Yan yun. So yun lang makikita natin dito sa suspension fork. At dito tayo sa hubs. Ang hubs niya, guys, bakal. Nakatago yung bearing niya, guys. Ayan, oh, hindi ko makikita, oh. Oh, yun. Di ba nakita niya na? Ayan. Bakal ang ating hubs. Bilangin natin tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18? Tingnan nga natin ulit. 2, 4, 6, 12, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 36 holes. Ang ating hubs na bakal. Bakal ang spokes. Ayan. At double wall alloy na may sticker na rider. Ito, maliit lang yung rider niya. Palagay ko 20 millimeter yung kanyang rims na double wall alloy. At ang gulong natin, tingnan natin kung ano tatak. Oh, wala akong makita ng tatak, guys. Wala akong makita. Ang sukat niya, 27.5 by 2.10. Ah, nakita ko na naman itong 52. Then 584. Yeah, hindi ko alam yan, guys. Pa-comment na lang. Kung alam niyo yan. Ayan. Wala talaga siya, guys, na tatak. Pero tingnan natin sa kabila, baka mayroon. Tingnan natin yung tatak ng gulong. Wala talaga, guys. 27.5 by 2.10 lang. Yung sukat lang nakikita natin. At yung mga information dun sa gulong. Pero tingnan natin, pagbaliktad natin yung bike, baka meron doon sa kabilang side. At dito tayo ngayon, sa kabilang side ng hubs. Ang hubs niya dito sa likuran, bakal pa rin. At bulakin natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 holes ulit. Ang ating hubs dito sa likod na bakal. Bakal ang spokes. Double wall alloy na rim, na may sticker na rider. 20 millimeter yan. Oh, diba? By the way, guys, quick release yung sa likuran at quick release din yung sa harapan. Ayun. At dito tayo ngayon sa cogs niya. Ang cogs niya, guys, pakinggan natin. Ayan. Okay na. Tunog may kaya, oh. Oh, di ba? Threaded ang ating cogs dito. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Kung hindi ako nagkakamali, 14 teeth. Yung pinakamaliit nito. At 28 yung pinaka malaki. Tingnan natin kung may nakasulat. Yan, wala eh, guys. Wala. Ayan. Pero tansya ko dito, guys. 28 to. Tansya ko 28. Maliit kasi. Tapos ito, 15. Ayan. Ang RD niya, guys. Shimano Tourney. Ayan, ganda nito. Na long cage. Uy, oversize ang kanyang pulley, oh. Ang ganda. Ayan, hindi ko alam kung para saan yung oversize na pulley. Kung may naitutulong ba yun? Pa-comment nga na lang, guys, kung sa tingin nyo may naitutulong yung oversize na pulley. Kasi nagbabalak din ako na mag-upgrade ng oversize. Eh. Ganda na rin kasi tingnan eh. Ayan. At ang kadena natin, tingnan natin kadena. Kadena niya, wala. Nakalagay lang 20K. Tapos 9. Ayan. Hindi ko alam kung yung 20K na yan. Saka 9. Ayan, medyo makatas-katas pa siya, guys, oh. Makatas! At ang FD niya, ay Shimano Tourney. Ayan. Tiba ito, basta Shimano. Tagal na yan, yun, oh. At ang ano niya, ang crankset niya, ayan, nawawala na naman sa focus ang camera natin. Ang crankset niya, guys, all metal, baka lang crank arm, 170mm, tapos meron tatlong chainring na bakal din yan.
Kung hindi ako nagkakamali, 24, 34, 42. At merong guard. Para sa akin yung guard, guys, huwag nyo nang tanggalin kasi nilagay yan. Kaya nilagay yan, may dahilan kung bakit nilalagay yan. Kaya nga guard eh. Di ba? At meron ditong plastic. Ayan. Siguro cover lang to. Ayan, natatanggal yan. Kung gusto nyo tanggalin doon, walang problema doon. Ayan. Di ba? At dito, sa seat clamp niya, walang mata. Walang mata yung seat clamp niya, guys. Mahaba. Haba nito. Ayan. Alloy ang ating seat clamp. Tapos yung seat post niya, guys, na bakal, 27.2, 300 mm ang haba na may tatak na rider. So, bakal yan. Ayan. At dito tayo sa upuan nito, guys. Gandang-ganda ako sa upuan nito. Akala ko nung una, cool. Yung upuan niya kasi kamukha siya nung cool. Mahaba. Then, makapal lang konti yung foam, guys, na makapal. Makapal lang ako, makapal pa, no? Makapal yung foam niya, guys, na matigas. Ayun, o, diba? At dito, merong mababaw na kanal. So, daanan niya ng ihimo. Walang ihiwa dito, so walang dadaanan yung utot mo dyan. Diba? At yung pisngi ng ano rito, puwet. Ayan, lapat ang puwet mo dyan kasi may bukol lang to. Yung iba, nakikita ko, may pag-ano niyo. Ito, maganda na to. Lapat ang puwet mo rito. Ayan, o. Ang ganda, oo, diba? Ang pedal natin, baka makalimutan na naman natin doon sa nakaraang video natin, nakalimutan natin yung pedal eh. So ang pedal natin, plastic na ball bearing, malapad at makapal. Ayan. Dito ngayon tayo sa kanyang handlebar. Ang handlebar niya, guys, talaga promise mahaba. Sobra haba. 740 mm ang haba ng ating handlebar na gawa sa bakal na may tatak na rider. Mid-rise. Tingnan natin kung may back sweep. Ayun, may konting back sweep. Ayan, konti lang naman. Ayan, ulitin natin, guys. 740 mm. Mahaba siya. At ating stem na may tatak na rider. Made of alloy yan. 80 mm. Ayan. At ang ating headset. Uy, ang daming spacer. 1, 2, 3, 4, 4 na 10 mm. At ang kanyang dust cover. Palagay ko ano to, guys? Aluminum. Ito. Palagay ko 15 mm to. Ayan. Ayan, oh. At ang cup niya, alloy din. Alloy yan. At dito tayo sa main event. Ang kanyang lever, guys, ay ang lever ay Shimano. Ayan. Hydraulic brakes niya, Shimano MT200. Hirap maganap niyan, guys. Promise. Ayan, oh. Shimano MT200. At ang lever niya, ay lever. At ang ano niya, shifter. Ang shifter niya, Shimano din. Sa kabila, Shimano din. So, madilim, gante, madilim. Ayan, Shimano and Shimano. Ganda nito, guys. Shimano ang ating parts. At ang grip natin, may umbok. May konting umbok dito. Kala ko bukol. Hindi. Goma lang to, guys. Rubber. Rubber grip. Ayan. So, advice ko, ipon na, then palit ng silicone. Ayan. So, pwede pa to, guys. Ayan, diba? At punta tayo sa kabilang side ng ating bike. So, ito yung kabilang side ng ating bike. Ayan, makikita natin yung rotor at yung ating caliper. Ayan, may tatak pala yung ano natin, guys. Ano ba tawag dito? Hindi ko alam tawag dito, nakalimutan ko lang. Sa dulo na ng dila ko, di ko lang mabanggit. Kwando! Ayan, kwando. Ang rotor natin, 160 mm. Ayan, may butas-butas dito. Ang ganda nito. At yeah, syempre, ang lever natin ay Shimano MT200 na naka-post mount. Ayan. Uy, galing nung ano, pinaglalagyan. May tasbo. Galing, oh, may butas dito. Ayan. Syempre, dun tayo sa kabila. Sa kabila, walang tatak to. Ayan, bare lang. At 160 mm na rotor. Ayan. At ganun pa rin. Shimano MT200 na brake. Caliper. Yun. Caliper. Nawawala tayo. Caliper na naka-IS mount. Ayan. At syempre, dito sa kabila, crankset. 170 mm na crank ang bakal. Ayan. Kaya ako nagkakamali, guys. Sealed bearing ang ating square tapered. Oh, ang ganda talaga nito. Promise. Ito, yung chainstay niya. Lapad, oh. Oh, di ba? Ay, meron dito ng ano, kabitan ng kable.
Ba't kayo may kabitan ng kable rito? Na-curious eh, no? Nakalimutan ko, guys. Yung lalagyanan ng ating malamig na beer dito. Ayan. Ito yung kanyang down tube. Merong rider na malaki. Pag kinapa mo to, medyo makinis, naka-top coat, at may konting bend dito. Ayan, muntik na natin makakalimutan yung down tube na yan. So, palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan dito sa ating pagbabike check ng rider. Rider. Parang naalala ko si Mas Rider eh. Rider X3 na mountain bike 27.5. So, guys, yan ang ating bike check video ng Rider X3 na mountain bike. Meron nga pala sila dito available na red saka black. Ayan. So, nagkakalaga nga pala to, guys, ng 12,500 pesos lang. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop. So, hanggang dito na lang, guys. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo sa pinai-check natin na Rider X3. Pero kung masasabi ko dito, guys, sulit na sulit itong mountain bike na to. Ayan. So, hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos at bike related videos. Ayan. So, ayan, guys, meron nga pala sila dito ina-assemble na to si Steven. Ayan. So, may order na niya. Nagkakalaga nga pala to ng 8,500 pesos. Ayan. Hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Babush!